Saya so, mga tropa Pipsa, kamusta kayo? Sa magandang araw sa inyo. Nandito ulit tayo sa Bike Lane Alabang. At may nakita tayo mga bagong produkto nila dito. Nandito sa harapan natin. Ito yung feature natin ngayon, yung mga Cefal na products. And mamaya i-discuss natin itong mga to. Para mapakita ko sa inyo itong mga produkto na to eh. Lipat natin ng kabilang side yung camera. Ayan, nalipat na natin sa likod yung camera para makita niyo yung mga produkto. Okay, ito yung mga products ng Cefal. Una ko lang napansin kasi ito yung dati nilang disenyo tsaka yung logo. Tapos yung mga bago ngayon, ayan, mas simple lang. Red tsaka white yung ano lang, combination ng kulay. So yan, start muna tayo dun sa mga malalaki. So ito yung unang produkto na ipapakita ko sa inyo. Ito yung Cefal Z Traveler 60. First time ko makita sa Cefal na nag-release sila ng ganito. Since na nauso yung ano, bike, yung mga tropa natin mga siklista, naglalagay sila ng mga bike rack. Ito, nag-release sila ng ganitong bag para dun sa mga tropa natin na ganun yung tipo ng disenyo ng bisikleta. Yung may mga rack sa likod, yan. Napakasimple nung pagmamount niya. May velcro lang siya. Ito lang mismo yung ipapakapit dun sa rack. Ito yung rack mismo at dun nyo lang ilalagay itong bag na to. Ganun lang ka simple install siya. Nakalagay dito, rain cover. Tingnan natin sa loob kung meron na siyang rain cover. Parang wala naman. O baka nandito sa gilid. Ah, okay, ito yung rain cover niya. Hindi dito siya sa gilid. Para makita niyo yung bag, it's water resistant siya. Ayan, loob niya. Naka-indicate dito sa instruction is 16 to 20 liters siya. Pag regular siya na nakatiklop yan, it's 16 liters siya. Tapos pag in-expand nyo, up to 20 liters, may packet siya sa harap. May packet din siya dito sa bawat gilid. Dito sa may zipper side niya, dito nakakalagay yung rain cover. So, yan, napakasimple. Napaka-neat niya tingnan. Pa-check muna natin yung presyo nito. Okay. Price pala nito is 2,100. Cefal Z Traveler 60. Ano ba sunod natin? Ah, ito. Ito, alam ko essentials 'to ng mga siklista eh. Ito yung madalas na hinahanap sa bike shop. 'Di ba, sir? padlock. Tsaka syempre pag Cefal, alam nyo na na quality 'yan talaga. Kaysa bumili kayo ng mga mumurahin. So, oo. Tingnan nyo naman yung price niya. Mura lang siya. Very competitive dun sa mga hindi branded na mga lock. Simulan natin dito sa Cefal Z Tras M8. Ito yung klase ng ano. Ano ba tawag dito, sir, sa ganito? Hmm. Parang ano lang siya, di ba? Steel forge. So, yun. Oh, yun. In Tagalog, kadena na may balot na nylon. Tapos yan, may susi lang din siya. Nadidito naka-indicate yung haba niya. It's 0.9 meters, 0.7 kilograms yung timbang niya. Yung security level nakalagay dito is medium. Yung price nito is 890. Tapos next tayo dito. Cefal K Chassis C8. Security level, same lang din, medium. Tapos ganun lang din yung function niya. Dito yung susi, nakaiba lang nito. Yung kanina is kadena. Tapos ito naman, yung basic na ano, na padlock. Familiar kayo doon sa mga shifter cables na naka-rounds. Parang mas malaking version lang ito. Ito yung susi niya, tatlong piraso. Oo nga eh, parang kable, sabihin na natin, na mas malaki, di ba? Ayan. So, napakaganda ng susi niya. Hindi siya yung regular na susi na nakikita niyo sa mga regular din na mga padlocks. So kakaiba siya. Ayan. Yung price nito is 680. Mas mabigat siya compared dun sa kanina na mas mahal. Pero sa security level, pares lang din sila. Ito naman, same lang din nito nung K-Tras C8. Pero ito, mas ma-iksi siya. Kasi ito is
1.85 meters yung haba. Ito naman 180 meters. Tapos mas magaan siya for 410 grams. Tapos ito is wala naman nakalagay kung ilang grams to eh. Pero mas mabigat siya. Ito magaan. Security level same lang din ng ayan, medium. Yung function niya yan, disusi din. Halos same lang din sila ng design ng susi. Nakaiba lang yata ng dalawa. Para mas makapal lang to. Mas manipis to. Tapos mas magaan to. Mas mabigat to. Mas mahaba to. Mas maiksi to. Parang yun lang. Matagal lang ba tong ano nila? Bago lang yan. Bago lang to, no? Parang ngayon lang ako nakakita ng Cephal na sealant. So yan, Cephal na sealant. Orange seal yan, no? Oo nga eh. Itsura niya, no? Orange nga siya actually, no? Ayan. Tapos may mga beads pa siya sa ilalim, oh. Ito parang pwedeng pang shop use to, no? 1 liter. Mga ilang gulong kaya to? Commonly sa gulong 200 ml. Ah, ito, 200 ml. Mga limang gulong. So yun, sabi ni Boss Peds, pwede na to sa limang gulong. Ito yung Cephal Sea Sealant. 1.5 yung price niya. Tapos may kasama na siyang injection. Ayan yung itsura niya. May mga beads sa ilalim. Color orange siya. Tapos meron din siya na ano, na mas maliit na ml kasi ito is 1 liter. Ito naman is 125 ml. 380 siya. May sealant ka, kung balak mo may tubeless. Parang may nakita ako dito ng ano eh. Ayun, tubeless bulb. Yan. Yan, kompleto na. May rim tape ba to? Si Cephal? Rim tape nila, ano pa eh? Gagawa pa lang. Okay. So, rim tape pa pala yung kulang eh. Ah, rim tape nila, hindi siya pang ano, tubeless. Ayan, okay. So, ito, rim tape na lang kulang dito at makukumpleto na yung pang tubeless nyo. So, ito, meron ding tubeless bulbs. Yung haba nito sa 45 mm Presta bulb. May kasama na siyang tool para pantanggal doon sa dulo. Tapos doon yung i-inject yung ano, yung sealant. So yan yung price niya is 550. And dito naman tayo sa pang-protection sa inyong mga bisikleta. Simulan natin dito sa Cephal down tube armor, no? Tama, ito. Yan. So yung konsepto lang naman ito, parang siyang goma na dinidikit dun sa down tube. Kasi syempre pag nagtitrail ka, hindi minsan naiwasan na magkamali ka o kaya tumama ka sa bato. Ang unang matatamaan dun is yung down tube ng frame mo. Ang hirap pala niya tanggalin. So yan siya. Okay, yung material niya is rubber. So yan, tinatanggal lang ito. Tapos yun, dinidikit siya mismo dun sa down tube. So yan, yung itsura niya. Universal naman siya. UV resistant. Papal niya is 70 mm. Tapos yung haba niya is 450 mm. Tapos yung thickness nito is 1.8 mm. So yan, nandito naman sa box niya yung instruction kung paano. Siyempre, bago niyo idikit, siyempre, linisan niyo muna yung frame niyo. So yun, yung price niya is 650. Next natin ay itong chainstay armor. Napakaganda nito kasi nakakita na ako nito before na nakakabit sa bisikleta. Ganda na itsura niya, tsaka talagang ano siya, pang baragan talaga ito. So yung itsura niya, goma na makapal. So bali yung pagkabit niyan sa chainstay niyo, ikukurban niyo lang na ganyan. Tapos patalian niyo lang bawat dulo nitong zip tie. So, ganun lang siya kasimple. Pero I assure you, napaka-tibay nito. Ayan, so, makikita nyo naman, no? Sobrang kapal ng goma niya. At saka, pag kinabit nyo to sa chainstay nyo, napaka-neat niya tingnan. Dito sa likod, yung width niya, tsaka yung haba, tsaka yung thickness niya. Ayan, dito. Tsaka yung installation guide, ayan. Tulad na sabi ko, gaganan nyo lang naman yan sa frame nyo. Tapos bawat dulo, may shift tie. Cephal chainstay armor. So yung price nito is 300 pesos. Next natin ay itong crank armor. Hindi na to bago sa inyo eh. Noon pa nakikita nyo na to eh.
Matagal na itong na-release ni Cephal. Ang purpose lang naman nito is ma-protectionan yung dulo ng arm, yung kabitan ng pedal. Yung material nito is, yan, medyo matigas na goma. Price niya is 400 pesos. Ito yung mga kulay niya. Red, gray, black, orange, tsaka green. Sigurado marami naghahanap sa inyo nito. Mostly ito ginagamit ng mga tropa peeps. Pag maliit yung frame mo, o kaya mahaba yung water bottle mo. Kasi mostly pag mahaba yung water bottle mo, itatama dun sa may top tube pag hinila mo. O kaya kung maliit naman yung frame size mo, hindi mo siya mahatak. Hindi mo siya malagyan ng bote kasi nga maliit. Ito, may example tayo dito. So bali ang pinaka style ng pag-pull nito is side siya. So, pag ganyan. So, kahit mahaba yung water bottle nyo, walang instances na tatama siya dun sa top tube. Mostly nakikita ko rin to sa mga full suspension. Ito yung ginagamit nilang style. Ito nga pala yung Cephal Wiz. Kung sakali mang walang bolt yung lagay nyo ng water bottle, walang kasama to. Hindi sa likod yung bigat niya. Universal naman siya sa for all frames. And kaliwat kanan yung hatak. So yun, ito may isa pa tayo nakita dito. May gumagamit ba nito, sir? Meron. Meron din naman. Mga nag-tuturing. Mga nagtuturing. Okay. First time makita nito Yan. Sa helmet. Para side mirror pala side to. Mirror. Oo. So, hindi na natin bubuksan kasi obviously naman na side mirror siya. Tapos dito, yan. Nakalagay dito sa likod yung instruction niya. Ano ba to? Dinidikit lang. Velcro. Ididikit mo na yung velcro, saka to ididikit, no? Okay. So, yan. Sa side niya siya nakakabit. Depende na lang sa'yo kung sa kaliwa o kanan mo ilalagay, no? Diba pag may kasama ka, diba? Laging sinitsik ka dyan pa ba sila? Oo nga Tsaka for safety na rin, no? Kung sakali man na maraming, maraming sasakyan sa harap, hindi ka lingon na lingon ng ganun. So, yun. Nakalagay dito si Cephal ZI. Yung model nitong side mirror na to. So, yun yung price niya is 450. Ayan, nakalagay dito. Universal mounting. Reversible. Shock resistant. Kasi nauna natin yung battle cage. Ito, meron pa pala sila ditong mga battle cage yan. Parang ito yung mga mas nauna nilang lumabas. Actually, lumabas na rin ito before. Parang binago lang yung disenyo ng karton. Kasi ito yung mga, alam ko ito yung mga luma nilang karton, sir, no? Yung mga ganitong design. Oh, may black tas white. Ito yung mga bago nilang nirelease na design ng karton. So, yan. Same lang din function ito. Lagayan ng bote. Mas mura nga lang ito. It's aluminum siya. Tapos ito parang may plastic coated. Yan. Magkaiba ng kulay. It's blue tsaka ito aluminum. Yung kulay niya. 290 parehas yung presyo. Tapos dito naman tayo. Siyempre, kung meron ka ng battle cage, siyempre kailangan mo ng water bottle. Yung model nito is Cephal Artica Insulated Bottle. Yun. Insulated pala yung pagkakaan. Ang tawag pala sa ganito. So yan, pag sinabing insulated, syempre nakaka-retain siya nung lamig ng tubig. BPA free. Ano ba sa dito is polypropylene. Siguro ito yung material. Check natin yung loob para makita nyo. So yan, plastic lang din. Yung insulation niya, nandito sa labas. Tsaka isa pang maganda dito, kung uukumpara sa ibang brand, di ba? Actually, mura yan. Ito yung pinakamura na insulated na branded na bote. Yan, 450 lang. Tapos na tayo dito. At ito, may pahabol si Boss Peds dito. Siyempre. Kami naghanap niya. Oo. Oh, nakikita niyo yung Ito. Yan. Yan. Yung nireview natin kanina na bag. So ito, si Cephal, nag-release din siya. Kaya lang, hindi masyadong kita. Dito na lang. So yan, nag-release din siya nung bike rack or bike carrier ba tawag dito? Rear rack. Yes, so yan. So, ito yung design niya. Yeah. Ito yung
Oh. Pang gravel lang ba to, sir, or mountain bike? Hindi mountain bike, basta fit yung ano niya, mga bolts. Ah, okay. So, yun, ang kagandahan nito, nakaka-attach siya sa frame. Ayan, naka-bolt siya doon. Hindi siya yung isang klase na nakakabit doon sa seat post. Ayun kasi, naka-experience na ako noon eh. Napakadaming tornilyo na para mabuo siya. Ito, isang dalawang salpakan lang to, yung adjustment, tapos ito, yung mismo doon sa frame. Yan, i-attach mo lang to, tapos i-attach mo lang yan. Yun, napaka-simple ng installation niya. Pwede siya sa 26, 27.5, and 29. Ito, nandito rin nakalagay yung max weight niya, 27 kilograms. Squibble nito yan, 59 pounds. Yung material is aluminum. Tapos dito, nakalagay sa loob yung installation guide niya. Pero ako, mas okay ito sa akin kumpara dun sa yung nabibili na nakaklamp sa seat post. Unang-una, magaan. Tapos napakadali niyang install. Saktong-sakto yung bag nila dito. Oo. Oh, so, yun o. Oh. Yun. Teka lang, hindi yata makita eh. So yan, kung bibili kayo ng rack, isama nyo na yung bag, oh. Saktong-sakto. May rain cover pa. Oh, may rain cover pa. Tapos magkano pala tong rack na to, sir? 1,850 lang. O yun, 1,850, oh. Solid na solid. Hindi to yung ano, ah. Branded na mga oh. Rack, diba? Usually mga 5,000. Oh, tsaka hindi lang to tag na Cepal. Ayan, makikita nyo talaga, naka-embossed pa. Ayan, naka-emboss pa dyan na ayan, authentic na Cepal to. Siyempre, pag naglilinis kayo ng bisikleta nyo, tapos dinidegrease nyo yung chain nyo, siyempre, kailangan nyo siyang re-lube. Ito, merong mga lube ang Cepal. Pro-dry chain lube. Ito yung extra dry nila, yung parang wax base. Tapos, pro-wet chain lube. Kung naghahanap kayo nung ano, o all condition, parang ito yata yun. Yung prices nito, yung extra dry 400, pro dry chain lube 300, itong pro wet chain lube is 350. Sa mga tropa pips natin na may question doon sa mga pinakita nating produkto, ipa-flash ko lang dyan sa screen. Yan, check nila lang dyan, nandiyan dyan yung number ng Bike Lane Alabang at nakalagay din doon sa description natin yung number nila, doon na rin yung address nila. Basta nandun na yung complete info ng store na to. So yun mga tropa peeps, salamat sa panunood ng video. Kita-kits tayo ulit sa susunod natin na upload. Ride safe sa inyo at God bless.